I belong to their community once for 10 years as a chaplain of the Couples for Christ Foundation for Family and Life. Now they are the missionary families of Christ. Sila po ay magmi-minister sa weekend na to sa mga youth camps. Dream the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. We thank you, God our Father, for sending us the Spirit of your Son, especially tonight as we desire to listen to His Word, deepen our love to opening our hearts to what He wants to tell us, so that He who learned from you the true love for each one of us, we may believe more and more that by that love, you ask us to love each other as well. Send us the Spirit of your Son so that we have also the courage not only to learn, the courage to do according to what we have understood. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Good evening po uli. Gandang gabi po. So, papunta po tayo sa Sunday. Ang ating LBS ay tungkol sa readings of this coming Sunday. Nakalagay dyan po, taken from the Gospel of Matthew, chapter 28, di ba? Hanggang, ito yung tinatawag nating conclusion of the Gospel of Matthew. Alam niyo po ba na si Matthew ang pinakamahabang Gospel? 28 chapters. Tanungin niyo ako bakit? Hindi ko rin alam. Hindi. Mas marami yata siyang na-experience na nakuha sa community kung saan siya nagiging leader. Kasi ang gospel po ay hindi po ito kuro-kuro. It's not as if meron siyang inisip si Kristo, ganito siguro siya. No. Ito po ay dahilan sa karanasan. Now, sabi nila, to this day, wala pa tayong kasaysayan na totoo, a real history of the EDSA Revolution. Bakit? Yung nangyari, at least sa akin, na andun ako, at nangyari sa 2 million, iba-iba ang nangyari. And so, the way I will narrate my experience is different from the way others will narrate it. Eh, wala pa naman pong nagtatahe ng experience na yan. So therefore, similarly, yung naka-experience kay Jesu Cristo, napakaraming tao. Pero lalo na, ang mga tao naka-experience ng kanyang muling pagkabuhay. Iba-iba. Kaya nga, yung 2 disciples that went to Emmaus, ibang storya nila. Kasi doon sila kinatagpo ni Jesu Cristo. Kunyari, itong ating Gospel of Matthew, ang storya na ng calling ay nasa tax collector's house siya. Diba? I think there is a young man, very young man, depicting Matthew sa the movie The Chosen. Diba? Season 1 ba yan o season 2? Very young person siya. At parang kaaway ata niya ng simula si Peter kasi si Simon kasi hinihinga niya ng buwis, di ba? So, these are, hindi yan nasa gospel eh. These are afterthoughts. Pero, kung ano man ang nasa gospel, ay para isa lang, paniwalaan natin, yung kanlang paniniwala na si Jesus Christ, si Jesus ay ang Kristo at siya ang anak ng Diyos. Yun lang. So, iba-iba ang kanlang karanasan with Jesus. Etong kay Matthew, masasabi natin, alam niya ng konti
yung pagkabata ni Jesus. Chapter 1, nailista niya yung genealogy, ika nga. Nagkaroon ng panaginip si Jose kasi natagpuan niyang nagdadalang tao si Maria na kanyang asawa na. At pagkatapos nun, inuwi niya sa bahay at immediately, walang Bethlehem. Alam niyo ba walang Bethlehem kay Matthew? Pagkatapos ng chapter 1, nang inuwi niya si Maria, ang next story, Magi na. Yung tinatawag nating tatlong hari, three kings. So kung titingnan mo yung kanyang storya, walang manger, walang shepherds, kay St. Luke yan. Kuha niyo ba? So, iba kasi ang karanasan ng community na nagkaroon ng pag... sabi nila, kung kay Matthew, ang storya ay mula sa partido ni Jose, si Jose ang nananaginip, si Jose ang pinagsabihan ng Panginoon, sa kay San Lucas, ang nagkaroon ng pangitain at talagang nagkaroon ng damdamin sa Diyos ay ang mahal na birhen. Iba po ang storya sa partido ni Maria, iba po ang storya sa partido ni Jose. And so forth and so on, okay? So ngayon, ito ang longest gospel, chapters are 28. Kay Mark, the shortest, 16. Tapos kay John, 21. Tapos kay Luke, 24. Okay, so more or less, sabihin lang natin ang intro natin tungkol sa text of this Sunday, coming Sunday. Bakit may ganito? Kawata dito, ano? So, sino po ang magbabasa sa atin? Si Bishop? Would you like to read? Ito po. Mic test. So, ito po ay chapter 28. Reading muna of the text, okay? Kayo, you will proclaim the text, okay? And so we are in the Gospel of Matthew, chapter 28, 16 to 20. You're reading from the Gospel of Matthew, chapter 28, verses 16 to 20. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, though some of them still doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age." The Gospel of the Lord. Of our salvation, glory to you, O Christ. Thank you. So, nakita niyo po ang paglalahad, how Jesus, ano nangyari, met, ilan sila? 11. Bakit? Ba't hindi na 12? Patay na si Judas. Si Judas nagpakamatay na. Wala pang substitute. So 11 na lang ang tawag sa kanila, hindi the 12. At sa isang bundok. Tama po ba? At saan lugar? Galilee. Yon. So diin na natin ang mas mabuti by doing the question and answer. Ikaw ba, Marisa, magtatanong? Sige. So, ang sasabihin po natin, ang sagot ay verse by verse, si Marisa po ang magtatanong sa atin by verse, okay? Verse 16. In verse 16, where did Jesus order the disciples to go? The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them.
In verse 17, what did the disciples do when they saw Jesus? When they saw him, they worshipped, though some of them still doubted. In verse 18, what did Jesus tell the disciples when he approached them? Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me." In verses 19 and 20, what was the instruction of Jesus and assurance that he gave to them? "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." Ganda, di ba? Meron lang akong i-mention dito. Pag binuksan nyo ang Gospel of Matthew mamayang gabi, meron ba kayong Biblia sa bahay? Buksan nyo po at makikita nyo sa chapter 1, around verse, sabihin natin mga verse 20 rin siguro, 21, sasabihin doon that this is to fulfill what God had said through the prophet, and his name will be Emmanuel, God with us. Chapter 1 yan, ha? First chapter, God with us. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Last chapter, 28. Ano sinabi? Last verse, ano? "I am with you always." God with us, "I am with you always until the end of time." Ang tawag po dyan, sandwich. Ano ibig sabihin ng sandwich? Sa taas, tinapay. Emmanuel, God with us. Sa ilalim, tinapay. "I am with you always." So, anong nasa gitna? Eh, di basahin ninyo later on. From chapter 2 hanggang chapter 20. Anong klaseng sandwich ito? Ang masasabi ko lang sa akalaman ko ay talo pa ang Subway sandwich. Lima po ang kanyang rekado sa loob. Kasi merong 5 sermons si Jesus. Ha? May sermon on the mount, may sermon on the parables, may sermon on authority, may sermon on this one, and then a sermon of the end times. So, yung "I am with you always," ano ba ang gustong sabihin ni Jesus para masabi mo, ah, ang Diyos, si Jesus, ang aming Diyos, ay palaging kasama namin. So, that's why I'm just sharing with this. Okay. So, ito po, ano? Narinig natin through the question and answer natin na si Jesus, pinapunta niya ang mga disciples, he ordered them. At ito'y sa north, sa Galilee. And it happened on a mountain. Okay? And dito, meron siyang sinabi sa kanila. And ano ang kanyang parang in order, he commanded them, go. Hindi niya sinabi, "Kung gusto nyo, you may go." Hindi, sabi niya, go. Hindi sinasabi po ng pare sa misa, "You may go." Sasabihin, "Go, the mass is ended." Okay? So, command yon. Ibig sabihin, ito ay marching order. Go. At nakita natin what they have to do as a marching order. Diba? Preach, tapos teach, baptize, tell them to observe everything that I have told you. Okay. So, ito po ang gospel for the coming Sunday. Nakita nyo po, walang ascension. Eh, Ascension Sunday. Kay Matthew, walang ascension pa dyan. Pero, pumunta po tayo sa first reading, which is the text from the Acts of the Apostles, chapter 1. Chapter 2 kasi Pentecost, wala pa. Chapter 1, verses 1 to 11.
Okay? So, sino po ang gusto magbasa? Anyone? PJ? A reading from the book of Acts. In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen, he presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem. Not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He answered them, It is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Ito po, you could see, it's this time, actually this is the second book, sabi niya, in the first book, Theophilus. So meron siyang unang libro. Ito daw yung pangalawa, di ba? E kung may first, di ba? Siyempre may second, di ba? So, ano yung first book na sinasabi dito? The Gospel of Luke. So, paano natin nalaman na si Luke ang nagsulat ng Acts of the Apostles when we have the Gospel of Luke? Kasi sabi nga niya, in my first book, Theophilus. E sa kanyang first book, kinausap din niya si Theophilus. Pareho ang kanyang audience. So, yung word na yon, internal to the text of the Gospel of Luke and now the Acts of the Apostles connects the first, this being the second. At pag binasa niyo po ang Gospel of Luke, ilalahad niya po sa chapter 24, the last chapter, yung pag-ascend ni Jesus to heaven. Sabi niya, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up after giving instructions to the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. Taken up. Iniakyat siya. Okay? So, yun ang connection po. Pag binasa natin yung first text sa Gospel of Luke, may Theophilus, at sa last chapter ng Gospel, pinag-usapan niya that he was taken up after giving instructions. Now, ito isang summary. So, magtatanong tayo ngayon. Meron itong summary ni St. Luke tungkol sa buhay ni Kristo. Okay? So, meron bang gusto magtanong? You want already? Ako muna.
So let's go to the first verse of the Acts of the Apostles, chapter 1, verses 1 to 11. Ano ang sabi ni Luke sa kanyang magbabasa tungkol sa gusto niyang ilahad? Sige nga, in the first book, hanggang kailan daw to ang kanyang paglalahad? After? So, verse 3. Ilang araw daw si Jesus nakasama nila after He died? He present? Ayun. Doon natin nakuha yung 40 days. Now, sa kanilang pagpapakilala sa kanila for 40 days, ano ang kanyang ginawa? Bakit daw? Because ayon. So, baptism of the Spirit. Now, verse 6, sabi niya, ano ang tinanong nila kay Jesucristo? On verse 7, ano sagot ni Jesus? So, therefore, hindi niyo malalaman, ano? Hindi natin alam. Pero, ano kanyang pangako sa kanila? Verse 8. Okay. Ngayon, di ba? Ito na yung kanyang sinabi. Parang kanyang order sa kanila. To please stay. And there they will receive the power of the Spirit. And so now, after saying this, what happened to Jesus? And then on verse 10, as they were looking, ano nangyari? What did this man in verse 11 say to them? Ayon. So that's how it ended. After 40 days, hindi na si Jesus nag-appear in His risen body among His disciples. Para nagkaroon ng palatandaan, 40 days lang siya. Kaya siguro, pag may namatay, meron tayong pamisa, 40th day. Diba? Siguro ang feeling natin, sana andito pa siya, sana andito siya. And then on the 40th day, meron tayong pamisa to somehow conclude that memory of someone who was with us and had passed on. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina sa misa na from Easter hanggang bukas, it's 40 days after Easter. And so, tomorrow actually is the Ascension Day. Yun lang, we celebrate it on a Sunday. Now, ang ating gagawin po ngayon ay ating tatanungin sa pamagitan ng pag-examine ng gospel at ng first reading, ano kaya ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Ano sinasabi sa atin? Ano ba ang Word of God? Hindi sabi ni Father, hindi sabi nito, no, ano ba sabi niya? Ano ba sabi niya? So, diyan kayo po magkaka
pag kayo ay mag-asawa, nag-aaway kayo kasi sabi ko, eh sabi mo, eh sabi ko eh, eh sabi ko nga eh. O yan, ganyan, away. Eh kung sabihin nyo, ano ba sabi niya? O yun, magkakaisa kayo. Diba? Kasi kung hiwalay ang sabi mo at sabi niya, pero ang iyong kukunin eh sabi niya, diba? It takes three to tango. Ika nga. So, ano ba ang sasabihin niya sa atin from the text of the scripture? Okay, meron ba kayong nakita na kaagad na magkapareho sa gospel at kasama rin ay meron din ganon sa first reading? Magandang tingnan by verse. Sabihin niyo, sa gospel verse ganito, ito nabasa natin. Sa Acts of the Apostles verse ganito, ito rin magkahalintulad. Sige nga. Meron kayo nakita? Yes, my dear. Ay, ito yung microphone. PJ, pakitulong na lang. Ang verse na nakita ko, Father, sa gospel is in the verse 16. Uh-huh. The word ordered. Oh. Ordered. And I connect it to the verse sa baba. Verse 4 sa Acts. Yes. First reading. The word enjoined. Enjoined. So pareho yan ng ordered. Yes. He enjoined them. In the gospel, Jesus ordered the 11 to go to Galilee. Okay. Okay. To the mountain there. In the Acts, Jesus enjoined the apostles or the disciples not to depart from Jerusalem. Although, parehong may order, but magkaiba ang lugar, ang utos. Yes. Ang una sa gospel ay pumunta kayo sa Galilee. Sa first reading, huwag kayong umalis. But ang resulta pareho, because doon sa dalawang lugar na yon, merong ibibigay ang Panginoon sa kanila. Okay, good. So merong order, ang word order, is similar to the word enjoined. No? Parang inutusan niya, pumunta kayo sa Galilee. Kasi sabi niya, doon tayo magkikita. Dito sa Acts of the Apostles, sinabihan niya, huwag kayong alis ha. Bakit? Kasi dito niyo matatagpuan ang Espiritu'ng Banal. Sa Galilee, magkita tayo. Dito sa Jerusalem, antayin nyo ang Espiritu'ng Banal. Okay? Okay. Pero ang maganda doon, it was Jesus that told them what to do. Magkaiba lang lugar. Isa north, apari. Yung isa, hulo. Ganun ang ibig sabihin. North and south. Meron pang iba? Meron pa ba? Yes. Yan, unti-unti, nagiging expert na tayo. Good evening po. Sir, Father, sorry. Sa ano po, sa verse 2, sa Acts po. Uh-huh. Until the day he was taken up after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom we had chosen. Okay. Sa gospel po, verse 19, uh-huh. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them, verse 20, teaching them to observe all that I've commanded you. So, ano nakita mo magkapareho? Yes po. Yung sa first is, andun na po yung instruction ni Jesus to, before he went up to heaven, meron yes. na pong instruction through the Holy Spirit to the apostles whom had chosen.
And so in the gospel, the instruction is for them to go, therefore, and make disciples of all nations. Yes, okay. Thank you. So ang connection dito, nakikita niya, na binigyan ng instructions sa Acts of the Apostles until the day he was taken up through the Holy Spirit. No? Dito naman sa gospel, ito yung instruction na binigay ni Yesu Cristo. Go. Okay? May iba pa? Sige nga. Marami pa yan. Yes. Ayaw, Father, wala raw siyang salamin eh. Mga mamonopolize ko. Ikaw ang microphone niya, speaker of the house. Okay. From the gospel, I pick the word doubted in verse 17. When they saw him, they worshiped, though some of them doubted. Still doubted. Okay. So first reading. I see the connection of this word doubted to the verse 6 of the Acts. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Magandang insight yan. Ano yan? For 40 days, Father, Jesus was teaching the disciples about the kingdom, the coming of the kingdom of God. And yet, the disciples, they understood it as kingdom in physical or worldly sense. Worldly sense. That's why they asked the question, are you going to restore? Meaning to say, are you going to liberate us from the bondage of, or from the control of the Romans? Are you going to free the Israelites, the Jews, from the subjugation of the Roman Empire? Yes. Yun ang understanding ng mga disciples, uh-huh. The kingdom. So, the word now, to me, it's like uncertain or unsure. Maybe out of ignorance. That's why they ask the wrong question, are you going now to inaugurate? Not understanding that what Jesus meant to say when they said that going to inaugurate the kingdom is the kingdom inside their hearts. Our hearts. So yung doubt na sinasabi ni brother sa gospel, kasi ang tingin nila, sabi niya, is very sure sila pag si Yesu Cristo talaga ang Mesiyas, mapupuksa niya ang Roman conquest. Political ang resulta ng pagdating ng Mesiyas. It's a political victory. Kasi they were under the Romans for some hundreds of years. They want to know now, ito ba yung panahon kung ikaw nga talaga muling nabuhay, will you now with your power of the risen one restore Israel back to its democracy or to its sovereignty? Diba? Yes, Father. Kasi nung hindi pa namatay si Jesus, ang akala ng mga Hudyo, siya yung Messiah that will liberate, restore the kingdom of Israel. Eh, nakita ng disciples, ipinako eh, namatay. So, nawala yung na-disappoint, like what the two, si Cleopas, when they went to Emmaus, they were really dejected, disappointed. Akala nila, ito na ang magliligtas sa Israel. Uh-huh. But namatay. So, nung nabuhay si Jesus, sabi ng disciple, ngayon ba
i-restore mo na. So, but to me, that is out of ignorance because they don't really understand. Despite 40 days na silang tinuturuan ni Jesus. Na hindi yon. Hindi yon. Hindi pa rin nila magets. Hindi pa na magets. Bakit kaya? Wala pang Holy Spirit, Father. Yun. Shoot na shoot. Pag wala kang Espiritu Banal, sinabi sa Gospel eh, He will tell you the truth. Ang Espiritu sa inyo. Kaya di ba sabi natin, magdasal tayo ng understanding, wisdom. Hindi yung understanding sa asawa mo, understanding sa boss mo na makulit. Di ba? Hindi eh. The understanding, ano bang totoo sa buhay tao? Ano bang mahalagang katotohanan na hindi papanaw, hindi lilipas? Yon ang hinihingi sa Espiritong Banal. Itong restoration, sabi ni Brother, ng Israel as back to their sovereignty will not last. Papanaw din. Diba? Are they a sovereign nation now? Yes, but it's always under threat. Diba? Dumating na ba ang Mesiyas? Wala pa. And yet, they are now having their freedom as a people from forces that are foreign, and yet there's always a threat to them. Diba? So, ito na ba? Yon. Beautiful insight. Okay. PJ, wala ka pang maisip? Hirap ka pa? Wala kang text? Yes? Wala. Sa Gospel po, Father, sa verse 18, then Jesus approached and said to them, All power in heaven and on earth has been given to me. Sa readings, sa Acts po, verse 3, He presented Himself alive to them by many proofs after He had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So, ang tingin mo, sa ating gospel, all power has been given to me. That power is shown by His being alive with them and that He was able to speak of the kingdom of God to them. Okay? Kasi kingdom and power. Pero siguro, I would put this note na yung power na pinakita ni Jesucristo ay iniakyat siya sa langit. I think all power has been given to me kasi in this sense, he ascended into heaven and is now seated at the right hand of the Father. Sabi ng ating creed. So yung kanyang pag-akyat sa langit, He is now the authority because He is seated at the right hand of the Father. He will come to judge the living and the dead. Diba? So, nandun yon, papunta dun. Mas klaro siguro na the fact that the Father took Him up to heaven and seated Him at His right to tell us that He is the one given authority, all authority, in heaven and on earth. Okay? Yun ang gusto ko sana isa pa. Yung heaven, di ba nasa gospel, all authority is given to me in heaven, all, at sabi niya, All power in heaven and on earth has been given to me. Bakit? Sa first reading, He was on earth, but He is now in heaven. So talagang nasa Kanyang kamay, nasa Kanyang poder, nasa Kanyang kapangyarihan, hindi lang sa lupa, maging sa langit. At babalik daw siya, sabi ng mga anghel.
and he will come back. And of course, coming back means he will judge the living and the dead. So all power. Ito pa, tinan nyo. San pinapunta ni Jesus? Sa Acts of the Apostles, di ba? Kinausap nila niya ang mga apostoles bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi niya, pakibasa po, tinan nyo. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You'll be my witnesses. Saan? Jerusalem. And saan pa? Judea. Samaria. Asan ang ends of the earth? Ano? Saan ang ends of the earth? Sa Roma. Kasi they are the power, eh. Roman Empire. For them, that's the end of the earth. Doon ang nanunungkulan, eh. So, dadalhin nyo ang magandang balita tungkol sa akin. Huwag lang dito sa Judea, sa Jerusalem City. Tapos, huwag lang sa Naga, sa buong Kabikulan. Maging sa Masbate at doon sa Maynila. Kasi doon yung capital. Diba? So, yun ang tingin niya. Siguro ngayon sa atin, kung ang pinakamalaking bayan at pinakamayaman siguro ay Amerika or China, eh doon mo ibalita hanggang China. The ends of the earth. Ano yan sa gospel? Tignan yung verse na yan, ha? To be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Saan po ito sa gospel? Anong verse yan? Yes. Sister, yan. Go therefore and make disciples of all nations. All nations. Baptizing them in the name of the Ayon. So kung dito, ito very, very geographic, ano? Dito sa city ng Makati. Ha? Punta rin kayo sa Quezon City, sa Metro Manila. Puntahin yung probinsya, malayo. Diba? Sa La Union. At pumunta kayo hanggang China. Diba? Ito, go, make disciples of all nations. Diba? Yes, brother. Diretso ko na, Father. Sige. Gusto kong balikan, Father, yung power. In the gospel, sabi, in verse 18, all power in heaven and on earth has been given to me. In the Acts, in verse 8, but you will receive power. That power is in the Holy or through the Holy Spirit. Why? Because without the Holy Spirit, without empowering the disciples through the Holy Spirit, they cannot fulfill the mission. They cannot Bakit? Accomplish the mission. Anong dahilan why they cannot accomplish the mission? Jesus or God knows their weakness. Ano yung weakness natin? Lack of faith. We're just human? They are afraid and fear. Lahat po tayo takot. Kasi hindi natin alam lahat. Di ba? Kung merong kunyaring pintuan sa opisina na hindi na binubuksan for the past 30 years, ano kaya ang nasa loob? Sino kaya ang nasa loob? Fear of the unknown. And the Spirit, what will He do? Empower. And what is the power? The truth. To cross your fears. Overcome the fear. How? Through the faith. Faith and therefore trust. Trust in the Lord.
Maniwala ka, ibig sabihin magtiwala ka sa kanyang salita. Sa sinabi niya. Eh, sabi lang niya eh. Ay, akala ko eh, siya ang Panginoon mo. Eh, di magtiwala ka kung siya ang Panginoon mo. Di ba? Teka muna, nagtiwala ba ang asawa mo sa iyo? Of course, Father. Yes, sabi niya, yes, I do. I did. Di ba? Isipin niyo, nung nag-asawa kayo, di ba meron kayong doubts? Totoo ba sinasabi ng taon to? Tapos at one point, sabi mo, sige, may paniwala na ako sa iyo. Sasagutin kita ng I do. What do I do? I do believe your word. Naniniwala ako sa sinabi mo. Eh, tao lang naman tayo. That's and why yet, nagtitiwala tayo sa isa't isa. Paano pa kaya sa salita ng Diyos? Someone observed, Father, that the groom, when he was to march or waiting the bride, okay, most often they cried. The groom always cries. More than the bride. More than the bride? Yes. Bakit? Kasi hindi ako naging groom eh. Ano pa? I don't know if you agree, but observation ko, from my own experience, I cried. Bakit kaya? Mixed emotion, Father. Because yun nga po yung sabi nyo, yung kahit na niligawan mo siya, nagligawan kayo ng matagal, but there's still that doubt na pagpasok mo sa buhay mag-asawa, you still have that uncertainty. Uh-uh. Kaya, mostly ng mga groom, umiiyak sila. And, ang sabi naman ng iba, real men cry. Ah. Parang, finally, may naniwala sa aking panliligaw. Marami yatang niligawan to. Finally, may naniwala. Di ba? Hindi, di ba? Pero, Father, after ng ceremony, uh-huh, nakangiti na. Siyempre. Kasi blindness na eh. Ni-assure na ng ni Jesus sa Holy Sacrament of Marriage, yung parties. So, nakangiti na. Kumpiyansa na si groom. Dito ka, PJ. Lapit ka sa akin. Upo ka dyan, upo ka dyan. Dito, tabihan mo ako. Sabi nila, okay, masyado maniwala sa sabi ko. Lapit ka sa akin. Lapit ka sa akin. O, kita tayo sa Facebook. Lapit ka dito. Pidge. Ang lalaki, pag meron siyang girlfriend, nakaganon siya. Di ba? Sa kanyang girlfriend. Di ba? Akbay niya sa kanyang balikat. Paano mo alam asawa na niya yung babae? Nakakapitan ng ganito. Huwag ka mawawala. Huwag ka mawawala. Dito nakakabay. Pagdating sa ano, huwag ka nang mawawala. Huwag ka nang mawawala. Anyway, at sabi lang naman yan. Huwag kayo masyadong maniwala. Pero, action speaks louder than words eh. Somehow, we are always still afraid. All the time. All the time. Kasi we don't know the future. Diba? And so, sinasabi mo dito, you need the spirit of truth na parang patatagin ang loob mo. Baka tayo makita doon na tayong dalawa na. The spirit of truth. Patatagin na naka, parang you are founded, naka, nasa panulukang bato, you are founded on solid rock. Yes. In connection with the gospel and readings for today, for this upcoming Sunday, to sum up, I wonder,
how would you know when you have reached a stage wherein you can say that you are really inspired by the Holy Spirit with certainty? Na talagang, oh, inspired ako. Yung, you're not boosting, but deep inside, oh, I think I have reached this stage wherein I can confidently perceive that I have been inspired by the Holy Spirit. Kailan naming malalaman yun? Never. Ah, hindi. So, lagi may duda-duda? Hindi. There is no time that you can be parang, ito na. Ito na talaga. Kasi, we still do not know what will come in our lives. Alam nyo, ako magse 70 years old. Hindi ko alam ang old age. Diba? Meron ba naghanda dito sa old age? Nakapaghanda na ba kayo sa old age? Hindi ko alam eh. Magkakaroon ba ako ng Parkinson's? Will I lose my mind? Magiging ulyanin ba ako? Will I be wheelchair bound? So, with all the spirit in your heart, di ba? How do you know dumating ka na of a certain certainty? Wala. Pero, ano yung quote-unquote certainty? I am always with you. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Yun lang. And so, let go. Let go of your anxiety. Let go of your wishing to control. Let go. And sabi natin, let God. Diba? Let go, let God. Kasi there is always in us, we want, meron tayo na panghahawakan. Actually, nasa kamay tayo ng Diyos. Kaya, yun lang ang ating pinanghahawakan. Siya ang may hawak sa atin. Yun. So, this spirit, we always need him. Because we don't know where we are being led. Are there signs that we have accepted the Spirit in us? And normally it is the cross is the best example. Into your hands, I give up my spirit. Sa iyong kamay, sa iyong bisig, inihahabiling ko ang aking buhay. Ano na? Yan. Pag nadasal mo na yon, well, ito ah, pag kumakanta kayo sa misa, pag ganun-ganun pa yung mga mata-mata nyo ah, take and receive, O Lord, my liberty. Take all my mind, my memory. All things I own are thine. Talaga? Ang dasal mo, kunin ng Diyos ang iyong freedom? Kunin ng Diyos ang iyong kaisipan? Magka-Alzheimer ka ba? My memory? My will? All that I have? Only your love and your grace? That's enough for me? Sinabi sa akin ng spiritual director ko, Francis, ha, pag hindi ka seryoso dyan, huwag mong dasalin. Kasi tototohanin niya ng Panginoon. Ano? Ayan kay St. Ignatius prayer yan eh. Ah, sabi, prayer for generosity.
Pero ito ang tinatawag dito is ang ating lahat ng ating example po si Jesu Kristo. Siyang daan, siyang katotohanan, siyang buhay. So kung gusto nating kasagutin ang tanong niya, tingnan natin kay Jesu Kristo. I think in sabi mo yung into your hands I commend my spirit. Ikaw na ang pinapamahala ko sa buhay ko. So maybe is that an indication na natanggap natin talaga ang Espiritong Banal na ang Diyos ang ating pamamahalain sa buhay natin. Come what may. Come what may. Mahirap yan. And God knows. Pasemplang-semplang tayo dyan. Alam niya yan. Alam niya. Sigurado si Peter, I will never, never, never leave you. Even if I should die, I will never leave you. Sabi niya, talaga, tonight, before the cock crows, you will deny me 3 times. Sabi niya, never, never. Kahit itong lahat na ito humiwalay sa'yo, ako, never. Then all of a sudden. And so I add with this, sabi niya, no, tinawag siya ni Jesus, di ba? Of that great catch of 153 fishes, John chapter 21. Remember he said, no, I don't know him. It was a charcoal fire in the Caiaphas, no, in the courtyard of Caiaphas. Before a charcoal fire, he was warming himself. No, I don't know him. I don't know him. Chapter 21, ito chapter 18, chapter 21. Before a charcoal fire where Jesus prepared for breakfast, Jesus asked him 3 times, do you love me still? Ang sagot niya, well, you know, ikaw lang may alam. Dati, sigurado ako. You know your sheep. You know me. Ikaw lang may alam. At siguro, yun na lang aking pinanghahawakan. Alam mo ang aking kahinaan. Natikman ko yan. Wala na akong pwedeng ipagmayabang. Alam niyo ba, the Gospels are the story of Jesus and the stories of the weaknesses of the apostles. Nakasama niyo ba si Jesu Kristo ng 3 taon? Hindi pa, no? And yet, they, kasama nila for 3 years, they still left him. Diba? So, on our part, wala tayong kakayahan. Without me, you can do nothing. So, that's why, meron tayong gantong pag-aaral natin, no? So, kanina, ang ating na-i-connect, na-memorize mo na ba, PJ? Ano yung first connection? Yung order. Yung order. And join. Order. Tapos? Doubt. Doubt. Diba? And then? Kaningin, power. Eh? Power. And then? Spirit. Spirit, yeah. Spirit. The spirit. And then? All nations. Diba? Go. All nation. Diba? So, kunyari, ididikit natin to. So, merong ordered and joined. Pero alam natin, meron tayong sinabing spirit. Tapos sabi natin, ano pa? Ang, ano, no? Yung ends of the earth. So, anong lumalabas sa Ascension Sunday? Ano ba gusto sabihin ng Diyos sa inyo, sa atin? I will be with you till the end of times. Ano ibig sabihin sa iyo nun ngayon? Pag sinabi ng Diyos sa iyo tonight, you know, I will be with you
till the end of times. Anong pangalan nyo? Oh, visitation. Cheat. Mas maganda yata, cheat. Oh, sabi ni ng Panginoon, cheat. Yes, Father. I will be with you until the end of time. Anong damdamin mo? Matutuwa po. Kasi, as you said kanina pa, we never have something certain in this earth, on this earth, in this kind of life that we have. But when He says, I will be with you till the end of time, siya di, parang na-afflict na ako. Okay. Matutuwa na ako. So, meron kang ngayon assurance, siguro? Siguro, dadating sa iyo ang confidence? Diba? Yes. Anyone else? Yes, brother. Anong dating sa iyo ng salita ng Diyos? Parang pelikula, Father, na sagot kita, walang iwanan. Sagot kita. Walang iwanan. Nakita ko yan dito, Father, sa parang verse si Erap at saka si Fernando 20. Po, Junior. Do. And behold, I am with you always until the end of the age. Sagot kita. Ang sabi, Father, hindi sinabi na, I will be with you. I ang am. Sabi niya, I am. So present. Ngayon. At this very moment, nasa atin si Jesus. The Holy Spirit na binigay sa atin is already here. Nandito sa atin. Okay. Kaya, sabi nga, why worry? Why worry? Sabi dito sa Acts, it is not for you to know the times and seasons. Huwag na nating problemahin yan. Baka magkasakit ako, mawala ako ng trabaho, iwanan ako. Because all these things, wala sa control natin yan eh. Anytime, pwede na, pwedeng bawiin o mawala sa atin. But the more important thing is, pag nawala ba ito, pag kinuha ka na ba ni Lord, ready ba? Ready ka ba? Makapunta ka ba sa langit? Kasi ano mong saysay dito? Mayaman ka nga dito, powerful ka, famous ka. Pero hindi ka namang makakapunta sa langit. Eh, yun sabi mo, Father, kanina. Yun ang final destination dapat na pinagdadasal natin. Yeah. Yes, my dear kababayan, Ilonggagid. I abandon myself to the Lord. You abandon. Yeah, sabi niya, abandon yourself to me. Yes, please, brother. Father, I just would like to parang clarify, Father. Let's say you had been doing all good, you had entrusted everything, and then things go wrong. Then you question the Lord. You said about fear. Ang feeling mo na you have entrusted yourself to Him, and then still things go wrong. Na you question Him. So how will I react or about this Holy Spirit? Yeah. Can you enlighten me on this, Father? So we go back again to Jesus Christ on the cross. Yeah. He did only something good. Never did anything wrong. And yet things went wrong on the cross. Hindi eh. He rose from the dead. Wag lang nating tingnan yung cross, dadating yan eh. Pero ang ating kasiguraduhan, kapag may tiyaga, merong nilaga. Diba? So it will come in His time, in God's good time. And we might be surprised how it comes. And probably in not the measurements we imagine. Not in that way. It may have a different way of God. Diba? Sa akin, Father, yung ano, personally, dating sa akin na the Lord trusts and loves me, therefore I should love and trust Him. Kasi yung parang yung message ng Acts and the Gospel, ano, parang pinaghabilinan. Parang inisip ko ngayon, pinaghabilinan ako? Bakit ako? Sino ba ako? Ano ba ang nagawa ko?
yung mga apostles, they even doubted kahit lagi nilang kasama. Ako, na hindi ko nakasama si Jesus. Honestly, I have times that I have doubted, even if many times the Lord has proved that He is with me. But still, the Lord would like to tell me, go, therefore, make disciples of all nations. I will be with you through all the ages. The Lord continues to love me and trust me to be part of this mission. Na kahit pa na pasemplang-semplang ako, sabi niyo nga, Father. And ang maganda nun, it's just going back to Him. It's really just loving and trusting Him. That's the solution. Na kahit sumemplang, sabi ko nga, like, yung iniisip, yung itsura ko, pagpupunta ako ng langit, duguan, yung nadapa ako ng multiple times, but I kept fighting because Jesus Himself fought for me and loved me. Yan po. Thank you. At imagine, meron siyang 4-year-old boy. May wife siya. Meron silang inaalagaan na pamangkin ng wife niya. And all of that, inintrega sa kanya. Ba't ko ihahabilin, anak ko din naman, yung kanyang anak ng Diyos, di ba? Bakit kayo ihahabilin sa akin ng Diyos sa sino ba ako? Di ba? Ang ganda na sabi ni PJ eh, just to believe that God trusts you. Because He entrusted people for you. Di ba? Sabihin ba naman niya kay Peter, do you love me still? You know, Lord, actually, you know, ikaw lang may alam, feed my sheep. Huh? Feed my lambs. Tend my sheep. Huh? Ihabilin mo sa taon to, pinagkandulo ka? Bakit? Well, that's what He says. No? Hindi naman dahil sa iyo eh. Eh dahil akong may paniwala sa iyo, kasama mo ako. Tama, walang iwanan. Sagot kita, walang iwanan. I'll end with a story. Papunta sila ng Baguio, I think. Eh, siyempre sa Canon, may malaking boulder. Big boulder, hindi makapasok ang kotse. Pero yung boulder, pwede mong itapon sa bangin. Diba? So sabi ng tatay sa anak niya, anak, gawin mo naman ang paraan. So pinush niya yung boulder, hindi nag-move. Tapos gumawa siya ng pansikwat. Sinikwat niya, hindi nag-move. Lahat ginawa na niya, hindi nag-move. Sabi niya sa daddy niya, Dad, wala talaga eh. Ikot na lang tayo sa Marcos Highway. Sabi niya, meron pa. Wala na nga eh. Sabi niya, andito ako. Tutulungan kita. Nakalimutan niya, kasama niya ang tatay niya. Eh nung silang dalawa na tumulak, nawala. Iba? And that kind of a story tells us na kadalasan, nakakaligtaan natin, kasama natin siya, as you're saying. So therefore, I am always with you is our word for this coming week. So panagutan natin yan. Ha? Hindi yan sinabi ko, sinabi nyo na sinabi ng Diyos sa inyo. And therefore, siguro, tingnan nyo next week, talaga bang nangyari sa akin ang kapanatagang loob, panatag ang loob, and less worried, less anxious ako. And what happened to me? Okay. So I'm sorry, I'm leaving the country by next Wednesday, by Monday. And I told Father Dave, mawala ako actually for 3 Wednesdays eh. 24, 31, at saka 7. Balik ako ng 8. Pero meron kaming staff excursion sa Baguio at meron kaming community na excursion din at end of the school year. So 5 Wednesdays po ako mawawala. However, tinanong ko doon sa original JCB Bible Study, nasa Facebook po namin, ng Don Bosco School of Theology or whatever, baka online pwede niyong
magkaroon ng LBS online. Siguro, tatanungin namin kung pwedeng i-cross-post dito sa website ng Greenbelt Chapel. Baka on that day, may ko-cross-post namin later in the day siguro, no? So, I will ask those people who will be left behind since they've been doing Bible study for the past 7 years. Kung gusto lang ipagpatuloy ito, I'm sure they would want to online. And so, baka pwede natin, ina-announce ko lang sa inyo, my next time here will be June 28th. The next Wednesday na makarating ako. I'll be leaving for 3 weeks tapos nun. So I'll pray for you. They asked me to be a chaplain to see the house of the Blessed Mother in Turkey. Tapos nun, Ephesus. And I'll pray for your intentions. I'm also going to the Vatican, to St. Peter's, kasi meron akong gustong ma-meet na isang pare tungkol sa aming bagong curriculum sa Don Bosco School of Theology. So I'm from Turkey. I will move to Italy for a few days, 7 days, just to meet this person sa Vatican and hopefully mabigyan ng acknowledgement itong bagong curriculum namin on ecology, care for the home na sulat ni Pope Francis. So thank you so much. I'll pray for you. Kindly tell me in whatever form na siguro Sunday, andito naman ako. Kung meron kayong gustong ilagay na pangalan, ilalagay ko sa bahay ng Blessed Mother, just give me. Huwag naman isang tonelada. Okay. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen, and may Almighty God bless you all with His peace and love in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat. 12:15 pa rin ang mask.